kaysa sa kanya. Diba? Eto nga! Eto bago! Balikan natin niya mamaya. Kaugnay sa usaping China! Eto ngayon. Diba na-feature ko na rin to ng kamakailan? Si nagpatotsyadahan si Mark Lopez at saka si pinatotsyadahan ni Mark Lopez, hinamon. Ha? Ni niya si Senator JBR ito ng sino daw ang tunay na makabayan. Yan yung title ng aking segment nung nakaraan eh. Eh sa tingin niyo sino mas makabayan dito? Syempre dito ako sa senador, binuto yan ng taong bayan. Eto, wala naman to, pugad baboy lang naman 'to eh. Tapos balasubas pa, pro-China pa. Oh. Eh ngayon, sinasabi ni Senator JB, Ma'am Makaloyal Lorde, shoutout po, sinasabi ni Senator JB na pro-China stance of some Filipinos may be a part of this tab. Maybe, he used the word maybe. Hindi niya sinasabing, imbes na ginagawa yung trabaho sa DepEd, ayun, nagpa-picture sa bundok. Kaya di pumunta, BT, kasi baka mapahiya sa speech ni BBM kasi sabi ni BBM gamitin sa tama. Ah, ganun ba pag guide? Baka pagkarinig na naman niya gamitin ng may tama. Eh lakas ng tama na mga 'yan. 'Di ba? Ito nga sinabi dito na kinakagkagan naman ng sinasabi na mayroon daw magagamit ng mga vlogger mga Pilipino para girahin at sakupin tayo ng China. Sabi dito, maybe. Maybe. Baka. Oh. Emily Ann Biar, hello, good evening to all. Hello, hello po sa inyo, ma'am. Eh ngayon, ang sabi ng mga DDS, nambibintang, naninigurado, banggitin mo kung sino yung mga yan. Yan ang sabi na naman ng mga pro-China vlogger. Puro katarantaduhan. O ito, maliwanag ang sabi dito ni Senator JB Ejercito, panoorin. Senator JB Ejercito expressed dismay on fellow Filipinos who have... Nadismaya. Ipinakita, binanggit ang kanyang pagkadismaya para sa ating mga kapwa Pilipino. Pro-China stance. Oh, mga pro-China ang katayuan. He said they seem to support Beijing on the issue of maritime dispute in the West Philippine Sea. He believes this may be used as destabilization efforts against... Siya ay naniniwala na ito'y pwedeng magamit. Yun yung banggit. ...as the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The sad thing about it is that this might be part of a destabilization plan, no? Hindi po malayo because we have that conflict in West Philippine Sea. So para po mawala yung attention doon, guguluhin tayo dito internally, mag-aaway-aaway. Which is happening. Sa pagpapalaganap ng mga misinformations at pagtatanggol sa China, nadi-divide yung ating bansa. Dividing Filipinos is dividing our country. Diba, marami kasi ngayon bagtit, modern makapili sa ngalan ng pera. Hello, hello po Ma'am Nora Elong, ayan. Tayo. Apart from other officials of the government, the Senate also receives attacks on social media from vloggers. Yan, inaatake kasi ni Mark Lopez. Maghahamon, katarantaduhan, pero pag hinamon mo sa harapan, wala naman. And trolls because of his position on the West Philippine Sea issue. He calls on fellow Filipinos to stand together against China's aggression on our rights to territory and sovereignty instead of fighting among ourselves. Meanwhile, he also stated that the country will find it difficult to attract investors if political instability is... Tama, yan naman ang gusto ng mga pro-China vloggers eh. Yung lumayo sa atin yung mga investors para patuloy tayong maghirap. Isipin ninyo, noong panahon ni Duterte, lumago ba tayo? Nagkaroon ba tayo ng maraming investors? Hindi, kasi ang gusto nila maghirap-hirap hanggang sa mauto tayo, hanggang sa sumandal tayo sa kanila, hanggang sa maniwala tayo. Pero yung pera nawawaldas, wala tayong nagigain. Hindi tulad ngayon, open. Pinagkakatiwala tayo ng mga iba't ibang mga leader. Andyan, kita ninyo. Ilang porsyento yung mga Pilipinong may trabaho just because they are trusting the administration. Eh noon, wala. Coco Melon, shoutout. Ma? Yan ang gusto ng mga pro-China vloggers eh. Imagine niyo ano mapapala nila? Ha? Kung sa China sila mag-seminar ng kaekekan, ibig sabihin niyo nagba-vlog na kayo, wala, hindi niyo pa alam ang fundamentals ng vlogging. Already. Sabi daw sana ganyang issue ang pag-usapan nila sa Senate.
pwede naman ipatawag ni JB ang mga pinagduduhan ng mga pro-China. At saka sinungaling, at saka ma'am ano, ma'am Maribik, ligas na sinungaling niya mga yan. Sa tingin mo, baka sila yung binabanggit ni Robin Padilla na yung mga karamihan mga testigo sa Senate hearing, mga sinungaling. Eh, sinungaling, mga nuknukan ng sinungaling yung mga yan. Magsimula sa mga fake news bloggers ni Duterte na sina, yung mga, yun na, peking loyalista, badong. Lahat, lahat, walang itulak kabigin. Additionally, amidst the multiple issues we are facing, politics should be set aside, especially now amid the significant challenge of China's aggression in the West Philippine Sea. I'm calling for a ceasefire muna or hostilities on the different political groups and let us work together. No? Nako, Sir JB, Senator JB, kahit na magmakaawa ka sa mga yan, kahit lumuhod ka pa, kahit lumuha ka pa ng dugo, wala, kasi mas importante sa kanila ang China, mas importante sa kanila mapagtakpan ang kahayupan ng dating administrasyon. Ganun, yun ang mission nila, manloko, wasaki ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Kaya yung pakiusap mo na magkaisa, malayo yan. Eh paano pag hindi sila mamumuliti ka ngayon? Paano sila mananalo sa 2028? Ang gawin niyo na lang, Senator JB, ano, gawin ninyo. Uy, Kabagis vlog, marami ay kabagis. Naalala ko si Kabagis, ano, yung dalawang balding spaghetti. Ayun, maraming salamat po, Kabagis. Sana okay na yung glitch sa ano, ano. Thank you, Kabagis. Ayan, humingi ng 100 billion si Sara Tambalos para sa DepEd. Ang laki ng ano niya, 1 trillion. Halos 1 trillion yung budget niya sa DepEd. Kaya namimigay ng 18,000 kada teachers. Imagine yun, 900,000 na teachers. Bibigyan ng 18,000 each. Ngayong kapag...